Hi angels, welcome back to my channel. Today readings is what do they think of you. Now focus on the card and send your energies and choose the one you want. Pile 1, rose quartz. Pile 2, black onyx. Pile 3, aventurine. Now sa tingin ko dito sa pile 1, madalas kayo nag-aaway kapag yung nag-uusap kayo. Ayun, yung tingin nila sa inyo, parang gusto nilang humingi ng second chance sa inyo. Ayan, so nakikita ko dito na pag yung nag-uusap kayo, especially sa cellphone, ganyan, nag-uusap kayo, lagi kayo nag-aaway. Kasi isa sa inyo, kumbaga, ano siya, ang tayo dito, may paninindigan sa sarili. Kumbaga, kung ano yung sinabi niya, pinaninindigan niya yun. Kapag sinabi niya, ayaw niya na, or makikipaghiwalay na siya sa inyo, sa tingin ko, pag sinabi niya ganun, talagang ayaw niya na, hiwalay na. Pag sinabi niya hiwalay na. Naninindigan, kumbaga, may paninindigan kayo sa sarili niyo, sa pile 1. Ngayon, etong person na to, kung sino man itong person na to na tinutukoy ko, is parang hindi balance yung relationship ninyo. Sa tingin ko, etong si person na lalaki, na eto nga si lalaki, is siya lang yung may feelings dito sa babae. Sa nakikita ko kasi dito, some of you, no, parang meron ditong violence na nangyari. Yung physical, ganun. Kumbaga, baka itong si lalaki, sinasaktan itong si babae, yung ganun. So, yun yung nakikita ko dito sa card na to. Ngayon, parang sa tingin ko, kasi nga, kumbaga, gusto nyo naman bigyan ng second chance or chance pa itong relationship ninyo. No? Kung parang itong si person, gusto niyang linisin or ayusin yung relationship ninyo, kaya ayaw niya siguro na maghiwalay kayo dahil na may family kayo, may mga anak kayong dalawa, kaya gusto niyong bigyan ng chance pa yung relationship ninyo. At sa tingin ko rin, kaya kayo madalas na nag-aaway, financial yung dahilan, parang mga ganun yun nakikita ko dito sa card na to. So financial yung madalas ninyong pinag-aawayan. At meron din kayong pinag-aaway. Wala naman ako dito na nakikita na third party. Kasi wala naman lumabas dito sa card na third party. So parang gusto nyo lang protectionan or protektahan yung family ninyo. Kaya ayaw nitong person na to na magkahiwalay kayo. Kaya parang gusto niya na linisin or ayusin yung relationship ninyo na nitong breakup na nangyari. So, parang gusto niya pa na humingi dito sa inyo, dito sa pile 1, parang gusto niyang humingi ng second chance at gusto niyang bigyan niyo pa ng pagkakataon or chance itong relationship ninyo. Some of you naman, main energy kasi na nare-receive ko dito is parang nasa, alam mo yung namimili siya kung yung future niya ba, yung pipiliin niya or etong person na to. Nandoon siya sa dalawa na hindi niya alam kung yung, kasi etong person na to, etong person na to, kung sino man to, parang nakapokus siya sa future. Eh yung person naman nitong kadiling naman nitong person na tinutukoy ko nitong crossmatcher is ang perspective niya is yung parang naka-focus siya sa future niya. Kumbaga, financial, ganun. Parang iniisip niya na gusto niya mag-abroad, mag-ganun. Mag-abroad, magtrabaho abroad para sa family niya. Ngayon, etong si person nitong pumili nitong pile na to, parang yung ex-partner ninyo o yung current partner ninyo o yung present partner ninyo, may something nangyari sa relationship ninyo. Kaya yung feelings nitong girl
wala na yung feelings niya, or hindi balance yung feelings, kumbaga hindi balance yung feelings niya dito kay Boy. Dahil itong si Boy, parang siya lang yung nagpapakita ng pagmamahal dito kay girl. Ngayon ito naman si girl, parang wala siyang feelings dito kay Boy. Pero ganun pa man, parang nakikita ko naman na before, maganda yung relationship ninyo, maganda yung samahan ninyo, okay yung samahan ninyong dalawa, nandun yung love, nandun yung trust, nandun yung give and take na relationship. Pero dahil nga sa nangyari, siguro sa mga away-away ninyo, violent, siguro nasaktan itong boy, itong si girl, kaya siguro nawala na yung love, ganun. So yun yung nakikita ko dito. Ngayon naman, yung tarot dice naman ang gagamitin natin, kung ano yung magiging kahihinatnan nitong extra message na rin, no? So sa pile 1, yung nakikita kong tarot dice ninyo is moon Scorpio at saka 8th house. Okay, explain ko kung ano yung ibig sabihin ng moon Scorpio sa 8th house. Ayan, ngayon yung Scorpio, dahil lumabas nga yung moon is unconsciousness, material, family, feminine, babae nga yung tinutukoy ko kasi lumabas yung feminine dito, yung feminine energy. So yung emotional nitong girl, nitong pumili nitong pile na to, at sa cross watcher, yung sa mga cross watcher, pwedeng scenario niyo ito, at pwede rin naman ikaw mismo na alam mong ito yung scenario mo. Ngayon etong si girl, yun nga si girl is mother. Okay? May anak siya, pamilyado siyang tao. Ngayon parang feeling ko nga, etong si girl, yun na si sense ko dito, is meron talaga siyang plano na mag-abroad. Yan. Siguro mag-a-apply siya ng domestic helper, mga ganon. Kasi gusto niya mabago yung buhay nila. Parang ganon. Kasi yung, alam mo yung marami na kasing dumi. I mean, i-clarify, kasi kinalarify nitong muna, no? Ibig sabihin, sa relationship ng dalawa, ng person mo, kung sino man yung person mo, sa tingin ko is meron kang Scorpio sa chart mo. Okay, yun na sign kasi nakikita ko dito is fire sign, water sign, earth sign. So kung ano man yung sign mo, na alam mong ito yung situation mo, ito yung talagang feelings nitong person sa'yo, gusto niya, nabigyan mo pa ng another shot yung relationship ninyo dahil nagkaroon kayo ng breakup, dahil nga kinalarify nitong moon at saka sa 8th house mo, ikaw girl, babae, kasi babae yung tinutukoy niya dito, feminine, so babae ang tinutukoy niya dito. Ngayon yung feelings ng current partner mo, syempre walang iba kundi lalaki yon, di ba? Tama naman, lalaki. So tingin ko may violence na nangyari dito. May pananakit itong lalaki dito kay babae. Kaya itong feelings nitong babae na wala na sa feeling, yung feelings niya dito kay lalaki. Dahil nga sa ginawa niyang pananakit. Kaya ako nasabi na mayroong pananakit at violence na dito na nangyayari dahil sa 8th house nitong si feminine or feminine energy natin is I think na may pinag-aawayan sila regarding sa loan. Okay? Ngayon, ginagawang asset nitong lalaki yung resources nilang mag-asawa. You know what I mean? I mean, yung conjugal property, parang ginawa nilang asset or ginawa nitong asset nitong lalaki para makapag-loan, siguro pwedeng pera, pwedeng sasakyan, pwedeng house, ganun. Yung property nitong mag-asawa, ginawa nitong lalaki, ginawa niyang resources itong property nila. So, sa 8th house mo, ikaw feminine energy, na
ang yung person is maybe Scorpio o ikaw yung Scorpio, pwedeng ganun. Kasi nakikita ko dito any sign water sign, earth sign, fire sign. Wala akong nakitang air sign dito. So siguro nga hindi air sign 'yun. Pero yun nga yung madalas yung paggawa yan is financial, lalo na yung loan ninyo, ganyan. Kumbaga yung conjugal properties ninyo, ginawa yung resources na dalawa para yun yung maging, para makapag-loan kayo na anything, kung ano man yung ilo-loan ninyo, no? So, yung past na relationship ninyo is parang, yun na nga, parang gustong ayusin nitong person. Nitong si lalaki, ayusin or releasein yung relationship nila. Parang gusto pang, yun nga, parang gusto niya pang bigyan ng another shot yung relationship, no? Pero etong si girl, si feminine, parang gusto niya mag-abroad talaga. Yung maaaring nakapag-loan sila pang-apply niya sa abroad. Parang ganun. Yun yung nakikita ko dito. Kasi may maaaring ganun yung, may ganun na tendency na nangyari dito. Ngayon, ang advice ko, parang kahit saan ka naman, ano tag dito, yung advice ko is merong prosperity na darating or maraming opportunities, magagandang opportunities na darating sa buhay mo. So, kung ano man yung opportunities na yan, i-grab mo lang kasi bihira lang yung magkaroon ng opportunity na dumating sa inyong ganyan. Ngayon, kung nag-uusap man kayo, maybe some of you is nasa abroad na, nag-aaway kayo, lagi, ito yung nag-uusap kayo, lagi kayo nag-aaway dahil nga sa mga babayarin ninyo, sa mga tax, loans ninyo, na ang tag dito na kailangan yung bayaran, kaya lagi kayo nagtatalo, ito yung nag-uusap kayo. Pero sa tingin, yun nga, ganun pa man, parang talagang etong si feminine energy na si girl, parang yun nga, yung meron siyang paninindigan sa sarili niya. Kumbaga talagang, sa ang challenge kasi na pinagdadaanan ni person, ni lalaki, is yung hindi na siya love nitong babae. Parang hindi na balance. Kumbaga si lalaki lang yung nagmamahal sa kanya, at etong si babae naman, parang wala na yung love niya sa kanya. So, yun yung nakikita ko dito. Ngayon naman, move na tayo sa pile 2. Okay, for pile 2, sa tingin ko, ito si person na to, strong energy is Aquarius and Sagittarius. So, explain ko mamaya bakit Aquarius and Sagittarius ang pinaka-strong energy dito sa pile 2 na to. So, ngayon, dito muna tayo sa tarot card natin. So, sa situation, nakikita ko dito na itong si person na to is wounded. Alam mo yung, meron na siyang, kumbaga, nasaktan na siya. Maybe may connect itong pile 2 dun sa naunang reading natin. Pero, hindi, pwede rin hindi. So, some of you dito na nakikita ko, maaring water sign, air sign, at saka fire sign. Yun yung nakikita ko energy dito. Pero most na energy is Aquarius and Sagittarius. So, explain ko mamaya yun after ito. Explain ko dito. So, yun nga si person na to, wounded na siya. Sa past relationship niya, merong third party na nangyari. Sa tingin ko, dahil siguro nasa malayo itong wife or husband nitong si feminine or si masculine energy, is nasa ibang bansa. So, nagkaroon siya ng karelasyon dito sa Pilipinas. Maybe ganun. Kasi yung main energy natin is nasa ibang bansa. Long distance relationship ito. So, sa tingin ko,
tuwing nag-uusap sila, nagkakaroon sila ng conversation kung totoo ba na meron siyang babae o meron siyang lalaki. So, etong si lalaki, hindi inaamin dito sa babae na meron siyang karelasyon. Maaari ding etong si babae, hindi niya inaamin dito sa lalaki na meron siyang karelasyon iba. So, ang tingin ko dito, kasi yun na si sense ko is dahil nga yung wish nila at saka yung kumbaga yung dreams nila sa buhay nila na magkaroon ng bahay, ng anything na material sa buhay. Kaya siguro nag-ibang bansa itong si masculine or si feminine para sa future nila. Sa regarding sa relationship, dahil nga may nakikita kong hindi na magandang takbo ng relationship nila dito, parang satisfied naman silang, kumbaga kontento na sila sa isa't, kontento na sila sa kung anong meron sila ngayon. Kung ano yung meron sila ngayon, kontento na sila na kahit na ano pang challenges na pinagdadaanan nila ngayon, parang baliwala lang sa kanila. Kumbaga, hindi na nila pinag-uusapan yung kung ano man yung nakaraan na issue nila sa buhay. Kumbaga, hindi na yun yung topic nila ngayon. Kung hindi yung topic nila ngayon is yung future at saka yung dreams nila na magkaroon ng mga yung material na bagay, kagaya ng mga bahay, yung mga ganyan, bahay, sasakyan, anything, ganun, business, mga ganun, or material na bagay, mga gadgets, mga ganun-ganun. So, yun yung nakikita ko dito. Ngayon, dahil nga siguro sa mga nangyaring past relationship nila at binigyan nitong si masculine na energy natin na parang binigyan ng chance itong si girly na kahit na nagkaroon siya ng love affair sa ibang bansa at itong si masculine is nagkaroon din ng love affair dito sa Pilipinas, mga ganun. So, ando dun pa rin yung kumbaga nando dun na yung parang sinasabi niya na hindi totoo yun. Kumbaga, gawa-gawa lang yun or kumbaga imagination lang yun, hindi yun totoo, mga something ganun yung sinasabi niya. Kaya etong si girly at saka si boylet, hindi nag-aaminan kung ano ba yung totoo. Kumbaga ganun, hindi sila nag-aaminan na kung ano nung ginagawa nila both side, mga ganun. Hindi nila inaamin sa isa't isa. Kumbaga yung etong si lalaki, pwedeng pinagtatakpan niya si girlet niya. I mean, yung third party niya, pinagtatakpan niya na sinasabi niya dito sa feminine energy natin, na kay wifey, kasi strong energy dito is a couple. So, pwedeng sinasabi niya dun sa wife niya na wala siyang babae kahit na meron. So, eto naman si babae, meron siyang lalaki na hindi naman niya rin inaamin dito sa husband niya. Kumbaga, pastime lang nila yun. Habang hindi pa sila magkasama, ginagawa lang nilang pastime yung relasyon na kung ano mang meron sila ngayon. Pero sa, in reality, ibig ko sabihin, sa personal na life nila, kung sa personal na buhay nila, kumbaga yun sa mga personal na needs sila, kagaya ng bahay, lupa, anything, sasakyan, mga ganun o material na bagay, is tingin ko kontento naman na sila kung ano yung meron sa kanilang dalawa, kung anong meron sila. Ganun. So, etong si boylet natin, si masculine energy, sa tingin ko parang yun nga, lagi siyang mapag-isa, lagi siyang nag-iisa, nag-iisip, iniisip, or ini-imagine niya kung ano yung magiging future nila, kung ano yung magiging kahihinatnan ng relationship nilang dalawa, kasi yun yung nakikita ko dito. Tingin ko, itong si masculine talaga is meron karelasyon dito sa Pilipinas. Yun yung nakikita ko dito. At tingin ko iniisip din nila dito kay feminine is baka may karelasyon din siya
sa ibang bansa. Maybe totoo. Kumbaga, kahit man, kumbaga, I mean, iniisip niya, kumbaga, ini-imagine niya na baka merong babae si ganito, baka merong lalaki si ganito, is tingin ko, is totoo naman yun. Totoo, kahit na sabihin na natin na sinasabi nitong si feminine at sinasabi nitong si masculine na hindi totoo yun or gawa-gawa lang yun, I think totoo. Kasi yun yung nagpakita dito sa card natin. Now, move tayo sa dice, sa tarot dice natin. Ano? Okay, so explain ko kung bakit lumabas itong si Aquarius in South Node in 11th house. Ngayon, explain ko, no? Ibig sabihin, itong si Aquarius masculine. Aquarius masculine is yung karmic energy niya sa past. Pwede rin karmic energy niya ngayon or pwedeng karmic energy niya sa past. 11th house, group, friends, social awareness, humanitarianism, technology, hope, and wishes for the future. So, etong si masculine Aquarius natin is naka-focus siya sa mga wish niya na gusto niya matupad sa para sa future niya. Ngayon, si Sagittarius na feminine, sa tingin ko is siya talaga yung pinaka nasaktan sa lahat na nagawa nitong masculine natin na energy sa Aquarius masculine. Parang talagang super nasaktan siya sa relationship nila sa before. Pero ganun pa man, etong si couple natin na si Aquarius and Sagittarius couple, parang gusto nilang bigyan ng another shot ulit yung relationship nila kasi yun yung main energy natin nung sinapol ko itong deck natin, itong pile pick a card natin. So, yun yung nakikita ko na parang gusto nilang bigyan sa isa't isa ulit ang another shot o ng another chance yung relationship nila. Parang yun, kumbaga yung lahat ng mess na kalat, dumi o ano man dyan na naging pagkakamali nila before sa past, no, is kumbaga okay na, malinis na, kumbaga meron ng panibagong ulit na panimula sa buhay nila, kumbaga napag-isip-isip na nila na hindi yun ang importante kasi ang importante na lang sa kanilang dalawa ngayon is yung material na bagay. So yun yung nakikita ko ngayon dito, guys, dun sa mga pumili nitong pile 2 natin. Sa sign naman, kasi general reading to, pwedeng water sign, air sign, at saka fire sign. Yun. At saka air sign. So, lahat ng sign pwede dito. Pero, nung sinapol ko, yung dice natin is, lumabas doon is Aquarius. Yun yung pinaka-strong energy dito. And then, nag-clarify ako, lumabas nga si Sagittarius. So, Aquarius and Sagittarius couple yung scenario na ito. Kung nakaka-resonate kayo dito kung nakaka-relate kayo dito sa reading na to, maaring sa inyo to, kahit ano pang sign ninyo, it doesn't matter. Kung nakaka-relate kayo dito, kung scenario nyo ito, so take it. Pero kung hindi naman, pwedeng leave it na lang. So, if you like this video, please don't forget to like, subscribe, and comment. And let's move to pile 3. Thank you. Okay, pile 3. So, sa pile 3, sa situation nyo ngayon, ang nakikita ko is itong person na to, si feminine is, alam mo yung malakas ang instinct, pwede rin si masculine, pwedeng baligtad, no, pwedeng vice versa, si feminine at saka si masculine is malakas yung fighting spirit, yung mga something ganun.
So, sa tingin ko, itong si, itong si masculine at saka si feminine is, kung nagkahiwalay man sila before, tingin ko magkakabalikan din sila. Kasi nandoon din yung, antag dito, nandoon pa yung love, yung respect, nandoon pa yung baga, masaya sila nakasama nila tong person na to, masaya sila nakasama nila yung na nakakausap nila yung person na to, masaya sila sa isa't isa na magkasama. Kasi nga parang feeling ko dito sa pile 3 is pag magkasama sila is lahat ng gusto nila, kumbaga, hindi man as in lahat, kumbaga, yung mga gusto nila is nakukuha nila or na nagagawa nila, mga something ganon. Sa tingin ko, etong si person na kuan, si masculine natin is nandoon pa yung love niya. Kumbaga, wala na siyang ibang gusto kung hindi eto si feminine lang or si masculine, yung pwedeng vice versa, ano, kahit na nakapokus sila sa work nila. Tingin ko etong regarding sa relationship is nakapokus, kumbaga wala na sila ibang gusto na makapartner pa kung hindi yung sila lang dalawa. Kumbaga yung gusto nila, sila lang dalawa yung magkasama. Sa tingin ko, parang gusto naman nitong si feminine bigyan ng chance yung relationship nila, pwede rin naman pwedeng si masculine is gusto niya rin na bigyan ng chance yung relationship nilang dalawa nitong feminine. Okay. So ngayon kung meron man nagkaroon ng alam mo yung na hindi sila pagkakaintindihan noon, tapos na ang tagdito nagtuturuan kung sino may mali, kung sino tama, kung sino mali, mga something ganun, is sa tingin ko parang kahit anong bang pinagdaanan nila is nandoon pa rin yung love, yung emotion nitong person na to sa isa't isa is nandoon pa rin talaga yung love na etong person na to talagang mapagmahal, emotional na lang, kumbaga mababaw ang luha o mga ganun. Talagang sa tingin ko magkakabalikan pa to kung nagkaroon man sila ng long distance relationship man, andun pa rin na magkakabalikan sila. Kung wala man silang communication before, sa tingin ko magkakaroon ulit sila ng communication. Kung hindi man sila magkasama before dahil nga sa work siguro, dahil nga nasa abroad or something ganun na magkalayo sila, kung wala man sa abroad, maybe magkalayo sila ng country or ng excuse me, magkalayo sila ng lugar, mga ganyan. So, basta long distance relationship, sa tingin ko magkakabalikan pa rin sila kasi nandoon pa yung love, chemistry nila tsaka yung passion nila sa isa't isa, nandoon pa rin. So kumbaga etong pinopoint nitong person na to na siya lang talaga yung mahal ko, wala nang iba, kumbaga kahit na magkaroon pa siya ng ibang suitors or manliligaw, meron mong magkagusto sa kanyang iba, parang wala siyang ibang gusto kung hindi etong person lang na to. So yun yung nakikita ko dito. Wala akong ganun nakikita na mabigat ang challenges. Basta sa tingin ko lang is parang kung meron man silang hindi pagkakanuan, misunderstanding, siguro, communication, hindi sila nagkaintindihan before. So sa tingin ko maayos pa naman yung relationship nila in a good way, mga ganun. Kahit na siguro nagpo-focus sa work ngayon nitong taon na to, andun pa rin na iniisip nila yung isa't isa kasi nandun pa yung love, hindi pa nag-fade yung love nila sa isa't isa. So ngayon, sa tarot dice naman tayo, no? Explain ko sa inyo kung bakit ito ang lumabas sa tarot dice ninyo. Okay, shuffle muna natin. Ngayon, ang lumabas dito sa tarot dice ninyo is Libra, South Node in 11th House. So, explain ko. 11th House is a group, friend, social awareness, humanities, humanitarianism, technology, hopes, and wishes.
At saka sa tingin ko, ito si Libra is meron siyang Scorpio sa chart niya. Pwedeng ikaw cross watcher, ikaw si Libra, pwede namang ikaw si Scorpio. So kung nakaka resonate kayo dito sa sinasabi ko or very significant itong reading na to sa inyo, so take it, or kung hindi naman, pwede naman leave it na lang. So kung nakaka yung antay dito, kung ito yung scenario ninyo, so mag-comment lang kayo sa baba kung kayo nga ba to or hindi. So sa ngayon, explain ko etong si Libra, parang na-realize niya na nagkaroon siya ng pagkakamali dito sa person natin. Pwedeng kay Scorpio, pwede rin naman kay Capricorn, Taurus, and Virgo, mga ganun. Water sign is sa Pisces, Cancer, Scorpio, mga ganun chart, no? Pero main energy natin is Libra. Ayan, meron siyang Scorpio sa chart niya, meron din water sign sa chart niya, kasi general reading ito, hindi po natin alam kung sino talaga yung pinopoint niya talaga. So sa relationship, kung sa relationship, nag-aalala kayo sa relationship, magkakabalikan pa naman kayo at maaayos ang lahat, everything is fine, everything is good. Kung nagkaroon man kayo ng misunderstanding o miscommunication before, maaayos din naman yan. Kasi nandito pa yung love, respect, at saka yung compassion ninyo yung dalawa, yung passion sa isa't isa. Yun, magkakabalikan pa kayong dalawa. Kasi kumbaga, nakuha nyo na or naranasan nyo na yung karma ninyo sa isa't isa. At saka yung karma ninyo sa isa't isa, siguro pwedeng kayo talaga yung tinadhana. Kahit na magkalayo kayo, is magkakabalikan din kayo, kasi kayo talaga yung meant to be. Something ganon. So, kung nagustuhan nyo yung reading na ito, please don't forget to like, subscribe, and click the bell icon for more updates. And thank you. Have a good day. Goodbye for now. Thank you for watching.